more NBA trades and free agency news. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Natuloy na si Dejounte Murray papuntang Atlanta Hawks. Ang matatanggap ng Spurs ay si Danilo Gallinari, Hornets 2023 first round pick na projected maging top 16, unprotected 2025 at 2026 first round pick, at pick swap sa 2027 NBA draft. Obviously, mahabang rebuilding process ito para sa Spurs. First of all, panalo ang Hawks sa kanilang defense. Siya yung pang-balance kay Trae Young. Alam naman natin na kailangan niya ng partner sa backcourt na defensive player. Murray can guard the number one option ng kabilang team, especially sa mga guards. Tsaka, hindi lang naman siya basta defense eh. He can give you everything. Triple-double machine nga ito, kaya naging all-star. To be determined pa yung kanilang offense at future. Si Murray kasi more of a table setter and self-creator. Kahit wala si Trae Young sa loob ng court, kaya niya pa rin magmando ng offense ng Hawks. Yung partnership na ito is depende sa kanilang willingness to win. Kasi may mga times na magiging off-ball si Young kasi Murray will run the point. Tsaka mas effective si Murray na hawak ang bola kaysa maging spot-up shooter lang. Interesting to see kung paano yung mga puntos ni Trae Young galing kay Murray. Kasi last season, 83% ng points ni Trae Young ay sariling kayod. Tsaka for sure, hindi pa tapos yung Hawks sa kanilang mga trade dahil meron pa silang John Collins na hinahanapan ng kapalit. Para naman sa Spurs, panalo yung future nila kung magiging bright yung makukuha nilang mga players sa NBA draft. With the timing and pag-develop sa kanila, tatlong first round yan, solid rin talaga kapag rebuilding ang team mo. And chance itong next season para sa mga current players nila to grow para sa kanilang future, especially si Keldon Johnson. Next, dinecline ni James Harden yung kanyang player option worth 47.4 million para maging unrestricted free agent. Pero ginawa niya ito para hindi maghanap ng teams. Magsasign pa rin ito sa 76ers. Masyado kasing malaki yung contract niya, kaya ito nag-decline para makapagdagdag pa ng firepower sa kanilang roster. Kasi nag-aagawan ang 76ers at Heat ngayon kay PJ Tucker. Nalaman natin na gusto na itong mapunta ng 76ers, tapos biglang nagsalita si Pat Riley na gagawa ito ng paraan para ma-resign si Tucker sa kanyang gustong contract. Kayo ba? Let me know all your thoughts, especially sa duo ni Murray at Young. That's all for this one. I will now step back. Bye-bye.